We'll talk about the memo from the PCOO directing all its media platforms to convey to the public that the Philippines is faring better than many other countries in addressing the pandemic. How does a journalist handle propaganda, and how does one handle the truth that the government only shows you what makes them look good? We'll talk about this and more here at the place where journalists and newsmakers meet to discuss pressing issues that matter to you. Welcome inside the press room. Hello everyone, magandang araw at welcome uli sa loob ng press room. Ako po ang inyong host, ang regions editor ng press1.ph, Romel Lopez po. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito at kasama ko uli dito sa loob ng press room para sa isa na namang makabuluhang balitaktakan ang ating editor na si Felipe Salbosa. Hello Ipe, welcome back. Hi Romel, magandang araw at magandang araw din kay kasamang Manny. At syempre, ang isa sa mga limang natatanging Pilipino nanalo ng Pulitzer Prize, ang ating editor at large at columnist, si Manny Mogato. Hello, Mogs. Magandang araw, Romel at Ipe. At sa ating mga taga-subaybay. Oy, Mogs, congrats pala dun sa napakagandang webinar at balitaktakan tungkol sa Journalism 101, yun, not for the faint of heart, about asking questions. Magaling yung mga kasama ko eh. Ang ganda ng diskusyon na yun at sana maka-contribute din ang ating podcast para sa magandang diskusyon about the role of journalism at syempre para matulungan din ang ating mga journalism students sa kanilang pag-aaral ng ating craft and syempre para mas maliwanagan ang ating mga kababayan sa ano ba ang role ng journalists sa nation building, no? And also for media and information literacy. At kasama na dito yung topic na pag-uusapan natin ngayon kasi may kumalat na memo. Leak to, Mogs, no? Leak, oo. Oh, leak to. Kasi hindi naman officially na inilabas si pero ano, inamin. Pero inamin. Inamin. Oh, inamin. Oh, after inamin. The fact. Ipe, pwede mo makuwento sa amin kung ano yung basically in a nutshell, ano yung nilalaman ng memo na yun? It's a short memo. Mas mahaba pa yung listahan ng pangalan eh. Mahaba pa yung listahan. Pero malaman yung ano content. Ibig sabihin nun, in a nutshell, it's basic. Sa madaling salita, it's basically asking all the platforms controlled by the state, media platforms controlled by the state, na maglabas ng world data on COVID statistics. Tapos pagdating sa comparisons, i-compare favorably yung Pilipinas dun sa mga ibang bansa, lalo na dun sa mga bansa na sa interpretation nila ay mas malala ang COVID-19 situation. Oh, tulad ng mga bansang Amerika at Amerika, India. Oh, India. Kasi sa absolute numbers ha, syempre ang lala ng COVID sa India. Right. Diba? Oh. In fact, yung mga the photos coming out of India, yung sunod-sunod ng mga funeral pyres. Right. Diba? Para sunugin yung mga bangkay, mga remains ng mga namatay sa COVID. Kaso, 'di ba? You know, yung comparison very tricky yan eh. Oh, no, so may kasabihan sa journalism, may kasabihan no? Not just in journalism, pero bigla yung kumbaga you are entitled to your own fact. You are entitled to your own opinion but not to your own facts. Right. O kaya meron din kasabihan na facts don't lie, statistics don't lie. Right. Kaso ang katotohanan niyan, you can twist yung mga statistics, mga numbers according to your own interpretation. Right. Kaya importante din na pagdating sa comparison, diba we use the proper yardsticks or meter sticks, kumbaga. Diba? So kagaya niyan, ikumpara daw ang Pilipinas sa India. Okay, are we really better off than India? Kasi if you use other yardsticks, mukhang mas malala tayo sa India kung gagamitin mo yung halimbawa ratio. Diba? Ratio. No, o kaya positivity rate, o kaya infection rate, o kaya and mortality even yung, rate. Even yung ano, 'di ba, yung vaccination rate, mas maigi pa ang India per 100,000 compared sa atin. Ang clue mo na lang doon would be the populations of the two countries, right? Right. And Pilipinas, ilan tayo? About 100 million, 105, 110 million. India is 1 billion.
'di ba? 1 billion people, 10% lang tayo ng population nila. So kung hindi mo pwede ikumpara yung absolute numbers of the two countries. Mm-hmm. Right? So you have to use ratios. Mm-hmm. No, you have to use ratios. Hindi pwedeng absolute numbers like what some people are doing. Eh kung ikukumpara mo talaga yung Pilipinas sa India, eh, mas malala talaga sa India, mas maraming may sakit doon in using absolute terms. Pero bakit nga ba tayo, pero Ipe, bakit tayo kinocompare? Parang namimili eh, no, Mogs, Ipe. Bakit iko-compare tayo sa isang malaking country? Why not someone like, a country like Vietnam na parehong-pareho yung, halos parehong economy natin, in even sa population, no? Parehong-pareho tayo. Siguro natatakot nga, in my own analysis, no, natatakot na i-compare with Vietnam. Kasi tignan nyo naman ang Vietnam. In 2020, yung year-end report nila, mas nag-grow pa economy nila, even with the pandemic. Experience mo ba to, Mog, sa... na-experience mo ba ito sa tagal mo sa pag-cover, lalo na sa mga disaster news na biglang pag bumagyo ba rito sa Pilipinas at mayroong mga namatay, ginagamit ba yan ng state media na sabihin na, oh, i-compare nyo kung paano natin hinandle itong pag-handle itong trahedyang ito sa kung paano hinandle ng ibang bansa yung trahedya sa kanilang bansa? Ang naalala ko lang na experience din yung typhoon Yolanda, no? Na kinumpara yung pag-handle ng gobyerno sa Yolanda doon sa nangyaring bagyo sa Myanmar, yung Typhoon Nargis, o yung hurricane sa Amerika. Oo. Pero ang comparison, yung lakas ng bagyo. Hindi yung, ano, hindi yung dami ng namatay o nasaranta, kundi yung gaano kalakas ang bagyo. Kasi mas ano yun eh, mas ma-compare mo na apples to apples yun eh, kasi may parang parameters nun eh. Pero yung pag kinumpara mo sa epekto, no, mahihirap kasi iba yung sitwasyon natin sa sitwasyon ng ibang bansa, no? Iba yung economy natin at economy sa ibang bansa. Iba yung structures kung nyan ng mga bahay dito. Tama. Compare mo sa ibang bansa, no? So talagang mahirap siyang compare. Tsaka yung pag paano ang respond yung ating gobyerno dun sa nangyaring bagyo. So sa ganung paraan mahirap siyang i-compare, although kino-compare siya sa dami nung namatay, for instance. No, yun lang, ganun lang, pero hindi pwedeng sabihin na worse tayo o okay pa tayo kaysa nangyari sa ibang bansa. So, tinitignan lang na yung nangyaring bagyo sa na Yolanda ay the worst na in the country in the last maybe 50 years, no? Sa dami nung namatay, sa destruction at sa dami nung nawala ng bahay, parang ganoon lang. Yung lumabas na memo na yon from PCOO, no, hindi na natin maikakaila yon na ito yung parang direktiba from the top, no, from Malacañang itself for all government media entities na pabanguhin yung imahe ng gobyerno, na kasi alam naman natin maraming kritiko yung pandemic response ng Duterte administration. Right. Kaso, di ba, Manny, kung gagawin yon ng government news agencies na they are already being criticized, no, for not being independent, tapos may directive from the top na to compare the Philippines favorably to other countries, I think hindi mo na pwedeng tawaging news operations yon o kaya journalistic operations yon, no? Ang tawag na dyan, eh, hindi na tayo maihiyang tawaging propaganda yan. No? Kasi parang maghahanap ka na ng paraan para maging magmukhang mas mabango ang Pilipinas kumpara sa pandemic response na ibang bansa. Hindi na yan journalism. Public relations na po ang tawag dyan. Pero ako, so, pasintabi na lang dun sa mga nagtatrabaho dun sa mga ahensya na yan. Pero ako, di ako na... nabibigla, no, da ginagawa yan ng pamahalaan kasi I was about to ask that eh. Ano siya, state agency siya, so ang trabaho nila ipabanguhin ang imahe ng ating pamahalaan, di ba? So normal lang yon.
So dapat huwag na nilang ikubli na independent sila, patas sila, at ang ginagawa nila ay journalism. Tama si Ipe na PR nga yan ginagawa nila. Mas harsh pa nga yung ginamit ni Prof. Danny Araw kanina sa may webinar he termed it pretentious journalism. Kasi parang yun na, wag sila maging balat si Buyas kung nakikriticize sila. Kasi si Gali na to kay Martin Andanar dati, kay Seth Andanar, na ang pangarap niya sa Channel 4 ay maging BBC. Mm-hmm. Kaso, sana alam ni Martin Andanar kung ano yung nature ng operations ng BBC. Tama. Yung BBC is publicly funded by taxpayers' money from the British taxpayers, British citizens. Pero the BBC is independent from whoever is on inside 10 Downing Street. Right. Mm. Right. So, sure ba tayo na ganun ang gusto niya mangyari sa PTV? Kasi the way PTV is being run now, it's basically the mouthpiece of the government. Right. Right. Mm. Yung sa Japan ha, yung NHK, no? Oo, tama. Although government 'yan, mas may independence yung editorial nila. Mm-hmm. Hindi talaga purely propaganda, no, tulad ng Sinwa, for instance. Yeah. Ay, no. Obvious 'yun. Yung Sinwa, wala kang makitang batikos doon. Mm-hmm. No? Alam mo yung Sinwa, may Sinwa sa Pilipinas, ano? Pero wala kang makitang story ng Sinwa about the Philippines na negative kay Pangulong Duterte. Good point. Good observation 'yun, Manny. O yung issue about South China Sea. Hindi nila pinapakialaman 'yan. Kanila puro good stories. Feel good stories lang. Kaya palagay ko 'yun ang gustong gayahin ni Martin Andanar dahil magsisimula pa lang ang administrasyon ni Pangulong Duterte, may pagkasunduan sila, no, sa China at sa Russia, mga state agency. So, palagay ko, natututo sila dahil yung mga Pilipino na nasa PTV4, nasa PIA, nasa PNA, pinapadala regularly sa Beijing o sa Moscow para mag-aral ng news reporting. Na kung totoo siya ay propaganda reporting. Quote-unquote news reporting. Oh. Pero di ba ito na lang, no, Manny? From what I know of the government news operations, news agencies, no? So merong presidential news desk, right? Merong, di ba? May presidential news desk. It churns out press releases, no? Lalo nung panahon ni... Natandaan ko nung panahon ni Jenny tsaka ni Noy-Noy. Oh. Pupunta ka sa website ng OPS... Ang daming press release tsaka transcripts, no? Very systematic ang kanilang pagre-release. Ewan ko lang ngayon kung anong ginagawa ngayon, no? Tapos merong PIA, Philippine Information Agency. Naglalabas din yun ng press releases na walang ano 'yon, walang pretensions 'yon na journalism 'yon. Talagang totally public relations 'yon when it comes to government affairs, government activities. Pero yung PNA, it was designed to be a news agency. Right. It was designed to be a news agency. Pero sa order na to, na galing sa PCOO, parang wala nang distinction between these agencies. No? Parang lahat sila will be utilized to prop up the public perception of the government's response using government media assets. Ang tanong ko lang dyan, are they influential enough to sway public opinion? To sway the tide of public opinion. No? Palagay ko, hindi gaanong epektibo. Kasi wala namang asing laking readership, o kaya viewership yung PTV4 tulad nung GMA o maski nga yung ABS-CBN na nasa online. No? Mas malaki pa yan ng kanilang reach saka yung readership o yung kanilang viewership. Audience share nila, malaki pa rin. Kasi ang tayong mga Pilipino, alam natin na pag galing sa gobyerno, propaganda yan. Pabango lang, oo. Medyo mag-ano ko rito, no? Mag-devil's advocate ako rito. Kasi nakikita ko itong mga linyahan ito, ng mga
alam mo na, yung mga active sa social media, na ang media lang daw kasi wala nang ginawa kahit sino maging presidente, sinong nakaupo sa Malacanang, eh puro na lang puna ang ginagawa. So, I think yung reaction nila rito sa memo na to, parang, oh yan, mabuti naman ganyan kasi hindi naman pinapansin ng media yung mga magandang ginagawa ng gobyerno eh. Puro na lang pangit. Pag nanonood ka or nagbabasa ka ng balita eh tungkol sa COVID, puro na lang pangit, pinapapangit nila ang gawain ng gobyerno, and to think marami nang magandang ginagawa ang gobyerno. Ano reaction niyo dito? Alam mo, trabaho ng media is pumuna eh. Bumatikos at tignan yung anong tama at mali. Pero hindi naman ibig sabihin na puro batikos o puro negative yung nilalabas. Mm-hmm. Bumupuri din ang media kung deserving na purihin, no? Mm-hmm. Kung may nagawang tama ang ating gobyerno, eh, pinupuri din naman, no? Nireport din yan, parang good news. Pero kasi ang role ng media, basically is adversarial, eh, no? Lalo na yung nasa mga investigative journalism, ang inaalam niya yung wrongdoing sa ating paligid. Ano? Hindi lang wrongdoing ng gobyerno, pwedeng wrongdoing ng business, no? Right. Private sector. Corporation, yeah. Corporation. So talagang yun ang role ng media, na bigyan ng boses yung ating mga mahihirap at walang boses, at bigyan ng comfort yung mga affected, at hambalusin yung mga dapat hambalusin, no? So yun na talagang role ng ating media. Dapat maintindihan yan ng ating mamayan. So tingin ko sa media literacy dapat na tinuturo yan. Right. If you read yung mga textbooks sa journalism, no, yung mga commentaries ng mga commentators on media studies, media issues, no, mapapansin mo na very common yung thread na when it comes to the relationship between journalists and the government, watchdog yung mga journalists, no? So may karamihan nagsasabi na, tama si Manny, adversarial yung relationship. Although may mga journalism experts, yung mga nagsusulat ng libro about journalism, no? Halimbawa yung si isang author, si Lambeth, laging kinukot to ni Professor Arrow, eh. Si Lambeth, yung libro niya na Committed Journalism, sabi niya he would like to describe the relationship between the press and the government as not as an adversary, kasi pag sinabi mo daw adversary, magkalaban, okay, no? Well, maraming journalist lang sasabi na talagang naturally magkalaban ng journalists at saka ang government. Pero ang sabi ni Lambert, baka mas magandang gamitin daw yung term na the journalists or media can function more like auditors, no? Auditor, right. No? So in effect, kumbaga hindi magkaiba yung nuance, pero ang bottom line is journalists are there to check on the activities of government, no, wrongdoing, corruption, etc. Pero pa ang isang nagsabi, si George Orwell, yung English novelist, essayist, journalist and critic, sabi niya, ano niya sinabi George Orwell, journalism is printing what someone else does not want published, everything else is public relations, right? Exactly, George Orwell. No, so I think importanteng maintindihan niya ng publiko na kapag journalism, ang trabaho talaga niyan is to check on the activities of government, no? Right. And the moment journalists stop doing that job, mawawala ng mahalagang serbisyo yung publiko. No? So kasi that yung mga journalists are there to as some sort of a check, no, on the government. Kaya may mahalagang function siya sa isang demokrasya. No? May sinasabi nga na a free press can only function in a democratic society, right? So kung maglalagay ka ng press sa isang bansang walang kalayaan or walang demokrasya, kagaya ng China, kagaya nga nung sinasabi ni Manny kanina, yung Xinhua, yung CCTV, right, they're not really doing journalism, no? Hmm. No, then hindi yan dapat ang maging model natin. Hindi yan dapat ang maging model ng
PTV4 na mga government stations. No? But sana balikan ni Secretary Andanar yung original aspiration niya na ang PTV, state media, mas maging kagaya ng BBC. Publicly funded, pero independent. No? Free from government editorial control. Kahit government-owned yan. Ano? So, sana magkaroon ng ganong kultura sa government media. Sana may independence pa rin. And sana we can be mature enough like the United States, like the UK, Australia, Japan, na to have public broadcasters. No? Right. Mm. Although yung isa kong napapansin din dito, no, usually sa mga nakikita kong mga, alam mo naman, mga karamihan ng mga Pilipino ngayon, umaasa na sa social media para sa kanilang balita, pero titignan mo rin naman, hinahanap nila yon sa mga legitimate news sites. Pero ang I think common denominator dito, no, is parang hindi natin mapagkakaila, talagang pikon ang mga Pilipino, lalo na pagdating sa mga criticisms. We don't take criticisms lightly. And it also applies kahit sinong nasa may position, kung sino yung nasa may Malacanang. At na-discuss natin yan sa mga past episodes ng podcast natin, di ba? Ipe, Manny, na kung sino yung mga presidenteng ayaw sumagot, sino yung pabalang sumagot. At kasi may mga media rin naman, kung magtanong, bardagulan na talaga ang dating, di ba? So hindi nila maiintindihan kung bakit ganun din yung line of questioning or talagang ayaw na nila yung tao. Kagaya na nabanggit kanina, di ba, Manny? I-off na lang ang Zoom, imumute ka, kunyari, nag-experience ka ng technical difficulty. Dahil gusto nga nila, I think kasama na rin doon, no, na kapag during press con, kagaya nga ng na-highlight sa webinar ng PPI, na dahil nasa may Zoom press conference na tayo, hindi ka makapag-follow up question. So pag in-off na yung Zoom, tapos na, hindi mo na mahahabol yung tao. So ibig sabihin, pag hindi nila gusto yung tanong mo, hindi nga nagpe-play doon sa narrative nila, hindi ka tanggap-tanggap yung tanong mo, hindi nila sasagutin, hindi mo makukuha yung hinahanap mo sa pagtatanong mo. Meron akong napansin lang na ano, no, na kakaiba sa mga Filipino journalists. Ito pre-pandemic pa, no. Pag nagpe-press ko na ganyan, live, no. O hindi man live, may press conference. O konti lang yung tatanong. Oo nga. Pagkatapos ng press conference, nalapit sila. Ambush interview, kanya-kanya. Sa ambush, nagtatanong ng marami. Hindi ko alam kung nahihiya ba sila magtanong na marig ng iba o kasi meron silang tanong na hindi dapat malaman ng kapwa na reporter. Doon ako nagtataka eh. Kasi dapat, siguro mixture of those things. No? So, di ba tawag nila doon sa ibang bansa, scrum? Dito ang tawag natin ambush eh. Ambush interview. So, ang haba-haba na ng Q&A sa press conference. Pagkatapos noon, haharangin mo pa sa pinto. Iba yung practice natin eh. Iba dito. Alam sa ibang bansa hindi ubra 'yon. Oh, so, sa Australia hindi ubra 'yan. Masisigaw pa doon. Pagkatapos na, wala nang follow up, wala. Well, naranasan yun ng ano, naalala ko yun nung dumating dito si Pope Francis sa Pilipinas. Nagmo-monitor ako dun sa ano eh. Di ba, Ipe, ako yung nasa may ano, Diamond Hotel sa Manila. Nandun yung international press conference eh. So yung mga Pilipino reporters na nandoon na gusto magtanong, nasa likod kagad dumadaan yung mga panelists. Usually ang panel si Cardinal Tagle, si yung Nuncio. So, hindi dumadaan sa gitna eh. So, sa likod, umiikot. May mga ibang reporter na bumubulong. Hala, paano natin matatanong? Naisip ko ganito sistema. Hindi nyo pwedeng i-ambush kasi meron na. So, I think nagulat din sila. Kasi mga puti, yung mga foreigners, pagkatapos, alis na sila kagad. Gawa kagad ng story nila eh. Enough na sa kanila yung press con. And I think it is, maganda rin na kagaya na nasabi ko sa mga estudyante ko eh. Nung before pandemic, hindi kayo makakapanood ng press con. Hindi nila live ang press con. Diba? Hindi kayo nakakakita ng streaming na press con. I think, ang press con lang nakikita natin, I think, dun sa may PTV, diba? Sa TV pa yon at hindi social media. So, hindi pa lahat nanonood kasi mga walang pakialam ngayon. Inaabangan na yung daily press briefing para malaman kung anong ginagawa ng gobyerno kasi nga may pandemic. So, sabi ko sa kanila, this is a teaching moment for you kasi this is how
things are done sa loob ng isang press conference. At makikita nyo na mga tama ba yung observation ko noon before mga early days pa ng pandemic, medyo hard-hitting pa yung mga tanong eh. Until di ba sinasala na ngayon yung mga pwedeng magtanong. There was a time na I think it was Pia Rañada who was asking a question, biglang nawala, biglang na-mute. And then nung sumunod na nagtanong, napanood yung press ko na si Joseph Morong, sabi niya kay Secretary Roque na wag niyo naman ino-off, nagtatanong yung tao eh, ba't niyo ino-off yung ano, tapos dininay ni Secretary Roque. Pero alam naman natin, it's public knowledge na hindi gusto na malakan yung Rappler. I think kailangan lang, talagang kailangan mag-shape up yung media given the new situation which is expected to, I don't know, hanggang kailan to, palay ko, next year pa to. So, ang coverage talaga ng balita talagang constrained. Mga press conference via Zoom. So, I don't know. Mga journalists really should try to find ways, no, to get to the bottom of things, to try to challenge government. Lalo na ngayon, talagang may internal directive. Right. May internal directive. So, anong response natin bilang mga journalists? Right? Mm-hmm. So, we have to be watchful. We have to be watchful of yung government line. Kasi we might be being fed propaganda. Hindi and ba? We are unwilling or dahil sa katamaran natin, we might, operator na tayo dun. Oo. Uulitin lang natin yung propaganda line. We're not doing a good service to the public. No? At the same time, mag-shape up din yung mga journalists kasi live na yung mga Zoom press conferences, di ba? we have to come prepared when we ask questions, di ba? Di ba, Manny? Kasi nga ngayon, no, kung nakikita mo, no? Halos araw-araw si Harry Roque nasa TV, si Martin Andala sa Laging Handa, puro propaganda yon, puro isa lang linya nun, no? Kaya dapat matuto yung mga reporters, mga journalists, na i-challenge yung mga assertion, no? Nung mga spokesman, kung totoo ba yan. Kasi ilang beses ba natin nahuli si Harry na nagsisinungaling na hindi niya alam ang kanya sinasabi. No? Tama, meron nga 'di ba, Manny, yung NLEX-SLEX biglang naging build. Nakailang beses na 'yun, na fact check 'yun, pero never nilang inadmit na yung sinasabi nila ay propaganda until na call out sila ng media. So sinasabi nila na yung mga project na yan eh dahil sa build project yan at na highlight mo nga yun, Manny, na paano magiging build eh kasi nga funded pa yan nung mga nakaraang administrasyon at simula nung nakaraang administrasyon. So PPP rin yun, hindi siya BBB, hindi PPP. So isa rin na highlight dun no, sa isang usapan natin sa webinar nabanggit nga na kung ganito ang mabuti na sabi rin ni Ipi yun, na ganito yung sitwasyon eh. So ako naranasan ko yun dahil kino-cover ko ang regional COVID crisis dito sa Mindanao. So I tried to talk to regional health officials. Ang hirap makakuha ng interview sa kanila. Gusto nila nasa may press briefing ka lang. Pag nasa may press briefing ka na lang nila, parang gusto mo sabihin sa kanila na kung hindi rin kayo magbibigay ng oras para tanungin kayo, bigyan nyo na sa aming report. Babasahin na lang namin at doon na namin pag-aaralan. Kasi hindi ka rin makakuha ng matinong sagot sa kanila. So I think tama rin sabi ni Ipe na under this condition, dapat yung mga journalists din maging resourceful. And before pumunta sa isang press con para maiwasan yung mga public outrage sa mga tanong na either nakakabastos or nakakabigla or talagang wala talaga sa hulog. Oo nga, kasi alam mo, sa panahon ngayon, no, na ang tao ay nakadepende sa social media, sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, pati sa TikTok, no? Napaka bagsik na ng mga netizens. Right. Na minsan ang press con titignan nila sino yung magaling magtanong. Sabihin, bobo naman itong reporter magtanong. Natanong na yan, di ba? Bet inuulit pa. Right. Kaya wala sa lugar yung tanong. Kaya talagang we are under scrutiny. Ika nga. Kaya dapat yung mga reporter o mga journalist pinag-aaralan mabuti bago sila pumunta sa isang press conference. Minsan naman kailangan din talaga natin magpaliwanag sa mga netizens na kritiko.
No, so alimbawa, may isang reason kung bakit inuulit yung tanong eh. Most likely dahil hindi nakuha nung, 'di ba dati Manny pag live ang pag in person ang press conference. Pinapaulit yung tanong kasi hindi nakuha yung video. Mm. 'Di ba may mga ganung instances eh. No, so well, maraming dahilan siguro na late yung reporter. Pwedeng ganoon eh. No? Pero 'di ba magpapaliwanag tayo kasi meron tayong mga inner workings in na mga practices na baka hindi rin naiintindihan ng mga hindi rin naiintindihan ng mga ano ng mga taga social media, mga netizens. Tsaka alam mo, may mga instructions sa mga journalists din ng mga editors eh. Don't be afraid to look stupid, especially if you, you know, if you really think you need to ask that question. So parang balance rin. Balance rin. Mag-aral ka, pag-aralan mo yung issue, at the same time, huwag ka mahihiya magtanong. No? Kasi sa isang rule sa journalism, eh, we never assume. Mm. We never assume, no? So if there are gaps no sa information na meron ka, ay huwag mahihiya magtanong. Pinag-usapan natin no yung kung ano yung dapat gawin ng media confronted with too much propaganda going around sa ating media platforms, be it legacy media or digital media. Ano kaya ang pwede nating mabigay na advice naman sa ating mga ordinary netizens? Dahil nga bombarded tayo ng propaganda. And I'm not saying na yung propaganda sa isang ano lang na, sa isang wing lang, either left wing or right wing ka. May propaganda na kumakalat either pro or against the administration. So as ordinary netizens, I think it is our share, ang share ng Press1.ph to for information literacy para sa ating mga taga-subaybay. Anong kailangan nilang gawin? Dahil nga bombarded tayo ng too much propaganda from both sides. Manny? Tingin ko yung, ano, yung training ng reporter, ng journalist sa pag-gather ng news, no? Sa news gathering. Eh, dapat maintindihan ng netizens natin na may kanya-kanya tayong style, kanya-kanyang methods. No? Minsan, mukha kang tanga na nagtatanong, no? In the interest of news gathering. Pero dapat yung kusigahan nila, yung final product. No? Kung paano naipresenta. Kasi minsan sa pagkatanong natin during press conference o interview, medyo hindi magandang pakinggan sa ibang tao. No? Medyo nabastos sila o na-offend. Pero tingnan mo kung ano yung final product. Yung ba eh accurate? Yung ba eh parehas, no? Yung ba eh walang bias? Mm-hmm. Dapat doon natin husgahan eh yung sa final product, ano? Hindi yung parang bobo na itong magtanong, pero minsan bobo nga sa magtanong, pero yung response naman na nakuha niya ay maganda. Mm-hmm. Ay maganda rin yung kalabasan ng kanyang storya. Mm-hmm. Ako naman, dapat kung karamitan yung mga taong galit sa social media, ang nakikita ang mali sa mga journalists yung bias eh. Right. Pero siguro yung mga consumers ng news and information, medyo siguro tanungin din natin yung sarili natin, baka naman tayo rin ang bias. Right. Diba? Minsan kasi nagpupunta tayo sa news websites o sa social media para i-confirm yung mga paniniwala na natin. Ang tawag doon yung confirmation bias eh. Hmm. Diba? Baka naman confirmation bias ang nangyayari sa sitwasyon natin. Baka naman tayo mismo ay bias. So we also have to keep our biases in check. Hmm. Right? So and then also, i-diversify natin yung mga pinapanood natin ng mga kinukonsumo natin ng mga news organizations, ng mga news providers. Diba? Huwag tayong kukuha ng information sa isang lugar lang. Right. No? So we should also check what other news outlets are reporting. Pareho ba? Magkaiba ba? No? Meron bang exclusive story dito? No? Is it being followed up in other news webs, in other news organizations? No? Sa ganong paraan, sa tingin ko, mas magiging ano tayo, well-informed. No? Right. Kaysa sa dun sa isa lang ang pinapanood natin. Isa lang ang binabasa natin. Tama. No? Eh, nasa-shape nun yung ating worldview. Baka mamaya, bias na tayo sobra towards one political viewpoint or towards one political personality. We do not accept any more criticisms
No? Kung nagkakamali itong isang politiko, administrasyon, isang partido, isang grupo, opisina ng gobyerno, I don't think that's the way to do it, right? Walang iniwan niya sa ano eh, sa mga troll. Right. Doon lang sila nakikita sa echo chamber nila, kaya kung ano nakita nila, nabasa nila, eh yun lang kanilang pananaw, di ba? Hindi nakita yung kabilang side lagi. Parang yung, I agree. Parang yung totally agree. Jim Carrey, no, yung nakatira lang diyan doon siya rin sa may make believe world niya. Kaya akala niya yun lang yung reality niya kasi nandun lang siya eh, sa Truman Show. So kaya hindi niya alam na yung reality niya, yung truth na akala niya true is actually propaganda na planted niya sa mind niya. So tama yung advice mo, Ipe, na hindi naman, wala namang may monopoly sa truth. So we need to diversify. Tama, kasi baka yung ibang network hindi na cover itong balitan to. So kung doon ka lang parate sa isang point of view, edi para ka na rin kabayo na merong takip sa mata at nasa isang direction ka lang, ang direction ka lang pumupunta. So, any final words para sa ating mga kababayan, lalo na sa panahon ngayon na yung lalo na very crucial, no, lalo na sa COVID, yung mga information na kinukonsume natin. So, it's not anymore just propaganda, para na rin sa ating ano, kasi kung yung ating mga information na mga nakukonsume hindi na totoo, or dahil yun nga, kagaya buti sinabi mo yung Ipe, yung confirmation bias, I think it would really hit hard on us, no, kapag tayo na naapektuhan. Kasi my brother just told me na meron siyang nakausap na nagtatrabaho sa isang hospital. Well, not necessarily naman na empleyado ng hospital, pero parang pupunta-punta ron, parang ahente. Na would you believe na lampas na tayo isang taon sa lockdown, naniniwala pa rin siya sa kanyang realidad na hindi raw totoo ang COVID. So ito yung mga bagay na kailangan nating pag-usapan. So ano masasabi nyo na pagdating sa pagkonsumo ng information online? Ano mga kailangan nating gawin, Manny? Ako ang payo ko lang, no, sa mga journalist, no, sa lalo sa mga estudyante, dapat maging maingat tayo na sa ating impormasyon, sa ating nakakalap, at maging responsable tayo at accountable, no? Dahil kung mali ang ating mga report, ang taong bayan ang kawawa, no? At kung laging mali ang report natin, yung ating credibility mawawala. Wala nang maniniwala sa atin, wala nang babasa sa atin, manunod sa atin. Di lahat sila doon na lang sa social media aasa at kuha ng balita. So yun po, meron po tayong mga journalism ethics na sinusundan na dapat ay maging tapat tayo rito para mapangalagaan natin yung ating profession. Thanks, Manny. Sa akin naman, dapat yung, well, sa mga consumers ng news and information, kailangan matuto din tayo maganap kung ano ba yung mga reliable sources of information. Right? Kasi the way we consume the news right now is iba na compared to, let's say, 10-15 years ago. Right? 10-15 years ago, nagbubuklat pa tayo ng dyaryo. Yung nakikita pa natin ng front page ng dyaryo. Ngayon, hindi ka na makabili ng dyaryo eh, dahil lockdown na eh. Wala, sarado tindahan eh. So ang balita mo, nakukuha mo sa feed mo, sa Facebook at saka sa Twitter. Tapos yung baka binibuksan mong website, hindi pala news website. Delikado yun. Kasi baka ang laman nun, fake news. O kung malas-malas ka, baka ano yun, virus. Diba? Okay, lager pala yung naklik mo. So, mag-ingat tayo. Dapat mag-like tayo, mag-subscribe tayo dun sa mga reliable sources of news and information. Tsaka, i-follow natin yung mga tao na nag-share din ng mga reliable sources of news and information. Huwag tayo mag-follow dun sa mga nag-share ng mga fake news. Kasi pag nakakita tayo ng mga fake news sa timeline, sinare ng kaibigan natin, i-private message natin sila, sabihin natin sa kanila, at ano, fake news yung sinare mo, delikado yan. Kumbaga matuto din tayo, mag-ano, saan ba tayo makakakuha ng tamang impormasyon, ng accurate information. Sa tingin ko, dapat magtiwala yung publiko pa rin sa mga journalists. Kasi yung mga news websites, mga journalists, mga news reports,
produkto yan ng editing at saka ng vetting. Bago yan na-publish, theoretically, bago na-publish yan sa mga news websites, nakita ng editor yan. May mga editor, copy editor, mga proofreader, may mga fact-checker na tumingin dyan. Kaysa naman dun sa mga raw information, no, mga posts sa social media na hindi dumaan sa editorial process. Right. So palagi ko, may panalo pa rin ng publiko kung mag-consume mo ka ng news and information sa mga legit. So right, kailangan hanapin natin yung mga legit news websites. Right. Iwasan natin yung mga fake news. Hindi naman dumaan yung mga reporters natin at mga editors sa journalism training for more than 4 years para lang biglang makita ng isang bagay na kita nila sa YouTube or Facebook at i-share nilang kagad nang hindi man lang dumadaan sa tamang editing. Hindi lang sa pag-check ng grammar yan, no? Including yung fact-checking. So kung meron nga tayo naririnig na motto na we are what we eat, I think we are also what we read and what we view. Kasi yun na rin ang nag-shape ng ating perception, kaya yun din ang nag-shape ng ating attitude. At sa panahon ngayon, I think mas kailangan natin yung tamang information at hindi tayo maniniwala sa sabi-sabi, kasi hindi naman lahat ng nakikita natin sa internet e totoo. Kailangan maging mapanuri tayo at maging responsable tayo sa ating mga sinishare at ating mga binabasa at kinukonsumo rin online. With that, thank you very much, gentlemen, once again, sa isang magandang diskusyon natin dito sa press room, lalo-lalo na sa issue ng media information literacy sa panahon na malaganap ang pandemic at, hindi lang pandemic, no, infodemic. Yeah. Na pag-uusapan natin yung maraming beses na. Thank you, Ipe. Thank you, Manny, sa pagsama sa akin dito sa loob. Thank you. At sa ating pong mga taga-subaybay, once again, inibitahan po namin kayo na i-like at i-subscribe ang aming channel at i-share din po itong episode na to para mas marami pang makapanood. Comment din po kayo at binabasa po namin yan. We might do a shout out later on sa aming programa sa mga meron na tayo nakikita mga loyal na nagko-komento. Sa next episode natin, i-shout out natin yan sa pag-start ng ating programa. Hanggang sa muli po, ako po si Romel Lopez. Samahan niyo po kami sa susunod na edisyon dito sa loob ng Press Room. Hanggang sa muli, ingat po tayong lahat. God bless. Thank you.